Kuwari. Magsitayo po ang lahat at ating pong dasalin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin, ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawan tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, Genoa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, Genoa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, Genoa. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Ngayon ay unang Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Patuloy tayong pinapaalalahanan na sa ating pagninilin at pag-aayuno, lahat ng ito ay dapat nating ialay kay Poong Jesus Nazareno. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng kapatawaran sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagkapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila ay ihayag. Sinasamba ako, kunwa ay hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko ay kanilang malaman. Ibig palakasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari ay natutuwang sa akin ay sumasamba
At ang hinihingi ay hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin ay di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno ay patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo ay humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo ay nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo ay nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api ay palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaon at gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako ay laging sasa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo ay tumawag, ako ay tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalansan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, ay karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat.
Magsitayo po ang lahat. Matuwid ang dapat gawin, masamay iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinakasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nabanggit sa pasisimula ng ating pagdiriwang para sa araw na ito, ito po ang unang Biyernes ngayong panahon ng Kwaresma. At alam natin na ngayong panahon ng Kwaresma, may tatlong bagay na pinapaalala sa atin na dapat nating gawin. At ano po yun? Manalangin, mag-ayuno, at maglimos o tumulong sa mga nangangailangan. Pero kung tutuusin naman mga kapatid, tayong mga Kristiyano, ginagawa naman natin to. Dapat sa ating buhay pananampalataya. Nananalangin naman talaga tayo kahit hindi panahon ng Kwaresma. Tumutulong naman tayo sa mga nangangailangan kahit hindi panahon ng Kwaresma. Nag-aayuno naman ang iba sa atin kahit hindi panahon ng Kwaresma. Ngunit ang panawagan sa atin ay magkaroon pa ng maraming oras para sa panalangin. Magkaroon pa ng maraming oras para tumulong sa mga nangangailangan. Magkaroon pa ng mga oras upang tayo ay magsakripisyo. Kung mapapansin natin mga kapatid, ang pagbasa natin o ang mga pagbasa natin sa araw na ito, may pinatutungkulan. At ano po ang pinatutungkulan? Ang pag-aayuno. Fasting. At kapag naririnig po natin ang pag-aayuno, marahil ang sinasabi ng ilan, ginagawa namin yan, nagsasakripisyo kami, hindi kami kumakain. Ganyan minsan ang konsepto natin ng pag-aayuno. At kapag minsan nag-aayuno tayo, ang sarap sa pakiramdam. Tama po ba? Kasi minsan sabihin ng ilan, alam mo Father, nag-fasting ako. At nung nag-fasting ako, pumayat ako. Nung nag-fasting ako, ang sarap pala talaga sa pakiramdam. Gumaan yung pakiramdam ko. Pero mga kapatid, sa araw na ito, sa ating unang pagbasa, napakaganda ng babala
ni Propeta Isaías at ano yung kanyang babala sa mga taong nag-aayuno. Nang pag-aayuno, hindi lamang dapat pang sarili. Ngunit ang pag-aayuno ay ang pag-aalay para sa iba. Nagsasakripisyo ka, hindi lamang para gumaan ng iyong pakiramdam. Nagsasakripisyo ka, hindi lamang para sumarap ang iyong pakiramdam. Kundi nagsasakripisyo ka para meron kang maitulong sa iba. Nagsasakripisyo ka hindi upang masarap ang iyong pakiramdam, kundi nagsasakripisyo ka upang maging mabuti ka sa iyong kapwa. Mga kapatid, yan ho ang panawagan sa atin, ha? Baka kasi ayuno lang tayo ng ayuno, fasting lang tayo ng fasting, pero masama pa din ang ugali natin. Fasting tayo ng fasting, mura pa rin tayo ng mura. Fasting tayo ng fasting, pero naninira ka pa din ng kapwa. Fasting tayo ng fasting, pero nagkakalat ka pa din ng maling balita. Mga kapatid, ang pag-aayuno nagdadala sa atin upang tayo ay maging si Jesus, maging puong Jesus Nazareno. At ano ba ang sinalang-alang ng ating puong Jesus Nazareno? Hindi yung kanyang sariling kaginhawaan, hindi yung kagandahan ng kanyang pakiramdam, kundi laging inuuna ang kapakanan ng iba. Laging inuuna ang kailangan ng iba. Mga kapatid, ang pag-aayuno magdadala sa atin upang tayo ay maging tunay na mabuting Kristiyano. Ang pag-aayuno ang magdadala sa atin upang maging kagaya ng poong Jesus Nazareno. Hindi pang sarili, kundi laging uunahin ang kapakanan ng iba. Ang pagsakripisyo, tandaan natin, hindi yan para sa sarili. Ang pagsasakripisyo, laging nakatuon sa iba. Laging nakatuon sa mga taong nangangailangan. Laging nakatuon sa mga taong humihingi ng tulong sa atin. Mga kapatid, simula pa lamang ho ng panahon ng Kuwaresma. May mga ilang araw at linggo pa tayong patuloy na magsasakripisyo, patuloy na mag-aalay ng ating sarili. Pero tandaan natin, ang focus po ng Kuwaresma ay kung paano tayo makakatulong sa iba. Kung paano natin iaalay yung ating sarili para sa iba. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan ho yung ating panalangin ng ating mga sakripisyo, hindi upang tayo ay guminhawa sa ating pakiramdam, kundi ang ating magsakripisyo ang magdadala at tutulong sa iba na lumapit kay Poong Jesus Nazareno. Nawa po ang mga araw na ito ay araw ng pag-aalay ng sarili upang makatulong sa iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ng Diyos ng puwang sa ating buhay. Ang ating panalangin,
Panginoon, nasa iyong aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kuwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya, manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan, at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling panalangin, gayon din po ang mga taong humiling ng ating mga dasal. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang aming mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin ang aming ginaganap sa 40 na paghahanda bilang aming hain, na nagpapakindapat na iyong kalugdan ng aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanid ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang Diyos ay tunay na mapagmahal at mapagpatawad. Lumapit tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumas sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, tunay na maawain at mapagpatawad. Siya ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan sa pagtanggap ay kaliwang kamay.
sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin pagpatuloy ang tamang pasunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayo magpabakuna at booster. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong magpagaling na kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at atin pong dasalin ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo, mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi sa aking makasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay, samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagkasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, nabutihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo po sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.